Good morning sa ating lahat, mga kaibigan. Andito na naman tayo sa ating usapang magmamano ko. Kahapon pala ay nakapagbiyahe na naman tayo ng manok natin, mga kaibigan. Yung gold na pinakita natin dito ay tayo naman ay hindi tayo mahiya doon kasi talaga yung manok na yun, pagdating na medyo 9 months, 10 months, ay talaga may mga palo yun, mga kaibigan. Saka malaking manok din siguro yun. Nakakuha po ay taga Cavite po, Cavite banda. Napakalayo, mga kaibigan. Kaya pinaship natin kahapon sa Albano Shipping po. Kasi yung hintay-hintay na lang, Ronel, kasi baka dumating na yon kasi Bacolod Bay sila eh. Nung isang araw, mga kaibigan, ay mayroon tayong inaano tungkol sa pagbibreed, mga kaibigan. Yung ano po, yung jet sweater at saka pinaris ko sa gold, sa 5K. May nagtatanong doon, mga kaibigan, na magkano daw yung pure na jet sweater po. Wala po akong jet sweater, mga kaibigan, kasi ako po ay yung good cock na yan ay hiniram ko lang po. Pinakasta ko lang dito kasi siya naman ang nagbibreed sa Golden Boy ko at saka lahat ng inahin po. Kaya, pero sa sarili ko wala po akong jet sweater, mga kaibigan, pero plano ko pong kumukuha sa kaibigan ko po. Pero medyo hindi pa nagbigay ngayon, mga kaibigan, kasi pinaparami pa daw niya yung jet sweater niya. Eh wala tayong magawa doon, mga kaibigan. Eh, sa araw na ito, mga kaibigan, eh, pag-usapan natin yung tanong ng ating viewer, subscriber na si Pucholo Katura. Eh, sabi niya, yung gumagamit daw ng yung scratch box ay disadvantage ba? Kasi yung iba daw ang ginagamit ay itong rotation lang sa area ng manok. Ibig sabihin, mga kaibigan, yung mga talian nila, mga kaibigan, ba? Mag-rotate ka. Ipapalit-palit mo po yun ang Ayun ang tanong niya po. Sa akin naman dyan, kasi nakita ko rin yung may sa kanya na nagsagot na huwag mo lang daw ibabag. Tama yun. Yung naman, scratch box, mag-scratch box ka ng manok, napaka-importante po yun, kaibigan. At saka, kasi yun talaga ang main source ng kasi sa paayo ng manok, kaibigan, pag magamit ka ng scratch box po, talagang extended yung paa ng yung manok po pag buwapalo. Kasi ito namang scratch box ay talagang yun naman talaga ang sa mga manok, pampalakas sa kanila, yung mga binti nila, kasi magkahig yun eh. At saka yun ang mga ginagawa ng mga manok, ng mga dili, nila. Yung mga galang manok po, yun. Kaya lumalakas po yung mga pinagala natin mga manok, mga kaibigan. Kasi palaging kumakaykay doon, nakahanap ng pagkain po. Kaya yung scratch box mga kaibigan ay napaka-importante po. Kasi, pero kung marunong ka lang gumamit yan, mga kaibigan. Kasi pag gumamit ka yan, kailangan 5 to 10 minutes lang. Kasi ako dati, mga kaibigan, yung gumagamit na ako, medyo bata-bata pa ko noon ay pinabayaan ko lang, binabad ko lang dyan, mga kaibigan. Pagbalik ko, parang inaayin na po, naglimlim na doon, mga kaibigan. Kaya di pwede yun kasi sabi nila ay magka-muscle bound na yun. Hindi ko naman alam, mga kaibigan, kung anong Bisaya, anong muscle bound, mga kaibigan. Basta narinig lang natin yan. Siguro baka mag-cram ang isang manok, ganun siguro. Tayo naman talaga, mga kaibigan, ay natutunan lang natin yung mga word na yan through social media po. Kung sa pagkakaintindi ko niyang muscle bound, mga kaibigan, baka mag-cramps po, ganun siguro. Kasi binabad mo dun sa nakakasama naman sa manok yung katulad ng flypin. Binababad mo yung manok dun sa, talagang mga kaibigan, mahirapan kasi ang manok ay, kita mo yung flypin, lipad lang ng lipad. Siyempre, ang source ng palo na isang manok, mga kaibigan, ay talaga sa pakpak po. Malakas ang pakpak. Yun kasi, kaibigan, makaplasta talaga ng palo ang isang manok po. So, mahina ang pakpak, mga kaibigan, talagang hindi tayo maka-expect na malakas ang palo ng isang manok po. Kaya kailangan dalawa yun, yung pakpak at mga paa nila. Kailangan talaga na sinanay mo, lalo na sa mag-scratch box ka. Kasi pag ang scratch box naman, mga kaibigan, pag dinamitan mo ng scratch box po, talagang extended po ang palo ng isang manok, mga kaibigan. Katulad dun sa yung mag-stretching ka, mga kaibigan, na talagang isanay mo yung paa ng manok na paabot talaga sa kasi ang purpose dun ay talagang extended po ang palo ng isang manok po, talagang ihagis talaga niya, mga kaibigan. Try nyo to na ang manok na hindi in-scratch box,
ibitaw mo po. Talagang iba ang palo. Pero pag na-scratch box ang isang manok, parang maraming palo na makikita mo sa kanya. Magkabigyan, totoo yan. Eh, tayo naman ay inobserbahan natin yung mga ganun, magkabigyan. Kasi tayo naman pagkondisyon po, talagang nandun yung mga training, exercises ng isang manok. Kasi pag hindi mo ginawa yon, ay talagang mahirapan din yung manok mo po. Lalo na pag magkahig ka, sampi ka, talagang napaka-importante po yung mga bagay na yon, magkabigyan. Especially yung pagkain, yung binibigay mo mga vitamins, kailangan yun. Kasi ang madagdagan pa yung lakas nila sa kabilis ng isang manok po. Iba naman yung tinatawag nila, magkabigyan, na yung hindi daw vitamins ang nakapagbigay ng lakas at saka aliksin ng isang manok po. Ibang usapin din yung magkabigyan kasi ilang bisis ko na yan na itry po. Kasi tayo naman ay may iba-ibang paniniwala at saka hindi naman tayo maka-ano sa iba kung ganun ang sistema nila. Kasi tayo magkabigyan bilang isang magmamanok ay iba-iba tayo ng paniniwala. Kaya sa akin magkabigyan ay yung sa atin lang po. Yung nalalaman lang natin ay yun lang naman. Pero pag may nakita tayong medyo nakakatulong din sa ating pagmamanok, ay itry din natin makabigyan kung makatulong ba talaga. Yun lang po, yung si nagtanong na disadvantage ba yung scratch box, ay hindi po, kasi nakakatulong talaga yung scratch box sa talaga, lalo na sa mga ating mga manok panabong po. Naku, napaka laking tulong na isang scratch box po pag ginagamit mo yan sa daily ng manok, lalo na pag nag-condition ka. Kasi wala naman akong nakitang hindi gumagamit ng scratch box po, lalo na dito po. Siguro hindi naman natin malahat yan kasi iba-iba sa sinasabi ko na iba-iba paniniwala natin. Pero sa aking nakilala mo sa Bungiro po ay talagang gumagamit ng scratch box, magkabigan, big time o small time po. Pero yung hindi gumagamit, kanilang paniniwala din yun, kaya irespeto din natin yun, magkabigan. Pwede namang kahig lang. Pwede namang kahig lang, sikad lang, ganun. Bangga, salida, yun lang naman po ang pinaka-importante dyan. Kasi sa palagi ko sinasabi, magkabigan, kahit hindi mo i-condition yung manok mo, ay talagang may tendensing mananalo pa rin yan. Kahit ilaban mo yan na may mga karamdaman yan, hindi mo pa rin masiguro, magkabigan, na matatalo ka po. Kahit may sipon ba yung manok mo, ilaban mo, hindi mo pa rin masigurado na matalo tayo. Kaya sa manok po ay iwasan natin yung maghambog kayo, magkaibigan. Yun lang po. Good morning sa ating lahat, magkaibigan.